Hi, magandang umaga mga karasers. Napakasarap po magkape sa umaga. So, ilang beses ba tayong magkakape sa isang araw? At ano ang mga epekto nito? So, para malaman nyo ang kasagutan, ay panoorin nyo ito. Proud ka bang umiinom ng kape? Marahil isa ka sa bilyong tao na umiinom ng kape araw-araw sa buong mundo. Ngunit mabuti ba ang kape para sa'yo? Ang kape ay inuming gawa sa iniyaw na buto. Ito ay isang natural na stimulant na mayaman sa nutrients, vitamins, minerals, active substances, at antioxidant. Panay lamang ang inom natin ang kape, ngunit may mga kamangha-manghang katotohanan tungkol dito na hindi natin alam, tulad ng mga benepisyong dulot nito sa ating kalusugan. Number 1, pinapababa ang mataas na timbang. Pinapataas ng kape ang levels ng hormone ng iyong katawan na nakakatulong para pababain ang iyong timbang. Ayon sa report ng Harvard.edu, ang pag-inom ng 4 na tasa ng kape bawat araw ay maaaring mabawasan ang taba ng katawan ng 4%. Ito ay maaaring sanhi ng bilis ng metabolism na tumutulong sa pagsunog ng mas maraming calories at pagbabawas ng taba. Mas mabilis masusunog ang taba sa katawan kung sasamahan ng pag-e-exercise. Number 2, binabawasan ang sakit ng ulo. Ang caffeine na nasa kape ay natural na lunas laban sa pananakit ng ulo at migraine, at kung umiinom ka ng painkiller para maibsan ang pananakit, mas mainam kung susundan mo ito ng pag-inom ng kape para mas lumakas ang epekto ng gamot. Ito'y dahil ang gamot ay kadalasang naglalaman din ng caffeine. Ang kombinasyon ng gamot at kape ay nagpapalakas ng pagiging epektibo nito sa lahat ng mga sangkap ng 40%. Number 3, nakakaiwas tamaan ng stroke. Ang pag-inom ng isa o dalawang tasa ng kape araw-araw ay nakakatulong upang maiwasan ang pagpalya ng puso kapag ang mahinang puso ay nahihirapang mag-pump ng sapat na dugo sa katawan ayon sa HopkinsMedicine.org. Mayroon ding modernong pag-aaral na nagsasabing mas mababa ang panganib sa stroke ng 20% ng mga taong mahilig uminom ng kape kumpara sa hindi umiinom ng kape, according sa science. Number 4, mas pinalalakas ang immune system. Ang kape ay naglalaman ng maraming helpful chemicals na nagpapasigla at nagpapalakas sa immune system. Dagdag pa ng mga scientist, binabawasan ng kape ang risk ng premature death dahil ang kape ay mayaman sa mga antioxidant at phenolic compound na mahalagang proteksyon laban sa cancer. Bukod dito, nakabubuti rin ang kape sa kalusugan ng iyong liver at digestive system. Natuklasan din ng isang study na ang kape ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa sakit na Parkinson's ayon sa Mayo Clinic. Galaw-galaw para di pumanaw. Number 5, nagpapatalas ng memorya. Ang mga neurochemical at iba pang mga stimulant na matatagpuan sa kape ay nagbo-boost ng productivity at nagpapahusay ng memorya kahit saglit lang. Ngunit kahit na ang epekto ng kape sa memorya ay saglit lamang, ang lahat ng impormasyon ay inilalagay muna sa short-term memory bago ito mapunta sa long-term memory sa isang partikular na pagkakataon. Number 6, nilalabanan ang mababang presyon ng dugo. Kung ikaw ay hypotensive o may mababang presyon ng dugo, ang pag-inom ng isang tasa ng kape pagkatapos kumain ay makakatulong na mapataas ang blood pressure. Dahil sa caffeine content ng kape, kaya nagdudulot ng kapansin-pansin pagtaas ng presyon ng dugo ayon sa Mayo Clinic. Ang ibang mga researchers ay naniniwala na ang active compound ng kape ang dahilan kaya ang adrenal glands ay naglalabas ng adrenaline na nagpapataas ng blood pressure. Number 7, maaaring makaiwas sa Alzheimer's disease. Ang Alzheimer's disease o dementia ay isang neurodegenerative disease na walang lunas. Ngunit ang regular na pag-inom ng 2 o 3 tasa ng kape sa isang araw ay isang paraan upang maiwasan ang sakit na ito. Sa report ng Healthline, maraming mga pag-aaral ang ginawa na nagpakita na ang mga taong umiinom ng kape ay kadalasang may up to 65% protection laban sa sakit na Alzheimer kumpara sa mga hindi umiinom ng kape. Number 8, pinapababa ang chance tamaan ng type 2 diabetes. Ang isang pag-aaral na ginawa sa mga umiinom ng kape ay may 23 to 50% possibilities na maiwasan ang pagkakaroon ng type 2 diabetes kumpara sa mga taong hindi umiinom ng kape. Natuklasan din ng mga mananaliksik sa Harvard na ang mga taong umiinom ng higit sa isang tasa ng kape sa isang araw ay may mas mababang panganib ng type 2 diabetes ng 11% kumpara sa mga taong hindi gaanong umiinom ng kape. Number 9, binabawasan ang level ng stress. Nakakabawas din ng stress ang pag-inom ng kape,
at nakakatulong ito maiwasan ang depresyon dahil sa kamang effect na naidudulot ng kape. Higit sa lahat, ang kape ay nagsisilbing stimulant ng central nervous system na hindi makikita sa iba pang inumin gaya ng soda, tea o chocolate. Number 10, pinalalakas ang takbo ng utak. Nakakabilib ang epekto sa ating katawan kapag nakainom ng black coffee. Alam mo bang kapag hinaluan ng sugar ang kape, mas nagiging energetic at creative ang isip mo in a short span of time? Ang kombinasyon ng caffeine at glucose ay nagpapasigla sa ilang bahagi ng iyong utak na nagbibigay ng karagdagang enerhiya. Mabisa ang kape para sa pagpapalakas ng performance ng katawan lalo na kung ikaw ay mayroong jet lag o graveyard shift. Paalala lamang, iwasan ang pag-inom ng kape kapag walang laman ang tiyan dahil kabaliktaran ang mangyayari sa'yo. Kung may natutunan ka mula sa amin, pakishare mo naman ang video na ito para malaman ng iba.